So, hi guys! This is Aleia Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ano nga ba yung mga struggles ko or nahihirapan ako dito sa trabaho ko and dito sa Hong Kong. So, first is yung paggamit ng chopstick. Ayan. So, mega love shout out to Shella May Aureliano. Ayan. So, na-inspire ako sa chat niya sa akin. Nag-thank you siya dahil sinunod niya yung mga tips ko about how employers interview, ganyan, and sa pagluluto, sa kung paano mag-load. So, natuwa siya and sabi niya very informative daw yung mga video ko. So, ayun naman talaga yung goal ko dito sa YouTube. So, hindi ako yung para sa sarili ko, yung kakain akong almusal, ayan, i-video ko, or ganto ganyan. So, hindi ako ganun. Kasi gusto ko, yung mga viewers ko is may napupulot silang aral and makakaroon sila ng idea para pag nag-apply sila is makatulong ako. So, thank you so much for watching my video. And then, sa lahat ng mga, hindi ko na shoutout, pasensya, nakalimutan ko na yung mga pangalan. Sa andami nyo kasi, and then nag-PPM din kayo. Ayan. So, ano nga ba yung struggles ko dito sa Hong Kong? So, first is yung paggamit ng chopstick. So, I was already 2 months here and up to now, struggle pa rin ako sa paggamit ng chopstick. Partida, nung nasa Pilipinas ako, is bumili ako sa online ng chopstick and nanood ako ng tutorial kung paano siya gamitin. And pero pag yung nagluluto ka sa oven and isang hita ng manok or isang yung malalaki, yung mabibigat, hindi mo na siya kayang i-chopstick. Okay lang yung maliliit, kaya mo pang damputin yung mga mais, ganyan. Yung mga maliliit, kaya ko yun. Pero yung malalaki na, mahirapan kang mamwersa. So, nabibitawan ko siya. And ilang beses ako nakita ng amo ko na nag-i-struggle ako dyan. So, ginagawa niya, is siya na lang yung nag-chopstick niya. Halimbawa sa oven, meron doong hita ng manok. Ayan. So, oh my goodness. Hirap na hirap talaga ako. And hanggang sa pagpunta niya doon sa kusina, nakita niya ako. And ayun, tinulungan niya ako. So, sobrang hirap talaga, guys. Kaya, kung ako sa inyo, bumili na kayo ng chopstick yung mga papunta na dito. Bumili na kayo ng chopstick dyan sa Pilipinas. And practicein nyo na siya also sa pagkain ng kanin. Gumamit na kayo ng chopstick sa pagdampot ng ulam. Kasi, hindi lang naman parating nandito ka sa bahay ng amo mo. So, may mga times na pupunta kayo sa bahay ng ibang tao and hindi ka nila bibigyan ng kutsara doon. Ibibigay nila sa'yo chopstick. So, na-encounter ko to doon sa parents ng amo kong babae. So, pag una, binigyan niya ako ng kutsara, pero nung huli hindi na. So, struggle na, guys. Hirap na hirap akong dumampot ng kanin. So, parang hindi ako nabubusog kasi sanay tayo sa kamay and kutsara. And then, hanggang sa natuto ako konti. Pero nung pagpunta namin doon sa parents ng amo kong lalaki, iba yung chopstick nila doon. So, yung chopstick doon sa kabila, payat na maiksi lang. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Doon sa kabila, dalawang klase ng chopstick ibibigay sa iyo. Isang pangdampot mo doon ng ulam sa mesa and isang para sa sarili mo na kain. So, dalawa. Yung isa sobrang haba, yung isa ganto. So, and nakakahiya kasi hindi ako nila pinapakain sa kusina. Doon kasi sa parents ng amo kong babae, sa kusina ako pinapakain and mag-isa lang ako doon. So, kahit magkamali ako, okay lang. Pero doon sa parents ng amo kong lalaki is kaharap ko yung lola, yung kapatid niya, yung mama, yung amo kong lalaki, yung alaga ko, ako, oh my God, napipressure ako kung paano gamitin. So, every subo, nakakahiya din. And also, chopstick yung gamit. Okay lang kung kutsara, hiyang na hiyang ako dyan, kutsara tinidor. So, wala silang ganun, chopstick lang. Kaya, hirap na hirap akong kumuha ng ulam and dumampot ako ng chicken wings. Ayan, so, nung pagdampot ko, ang puta, ayaw sumama, guys. Hirap na hirap ako. Siguro 3 to 4 times ko na itry. And nakatingin sa akin yung kapatid ng amo kong lalaki. Babae siya. So nakatingin siya sa akin. And then hanggang sa nag-give up na talaga ako, ngumiti ako sa kanya. And then siya yung dumampot nun gamit yung chopstick na pang serve niya. Kanya. Dinampot niya yun and nilagay niya sa plato ko. Buti na lang talaga binilisan ko kumain. Kasi dumating na
yung sir ko. Nakakahiya. Baka ma, ay, nakakahiya talaga. Kaya, okay lang yung kaharap ko sa lapag muna. Yung, kasi nagluluto pa yung nanay. Kaya, huli na nung, tumabi doon sa amin. Katabi ko. So, huli na. Kaya, patapos na ako kumain. Kaya, okay lang. Nung una, kaharap kong kumain yung alaga ko, yung kapatid ng amo, yung babae, and then yung lola. So, bahala sila dyan. Ano iniisip nila? Kasi, mahala kayo dyan. Hirap na hirap nga akong kumain. Kaya, hindi talaga ako nabuso, guys. Kasi, yung dinampot kong ulam, dalawang chicken wings lang, and then gulay. Kasi, nahihiya ako. Dumampot din pala ako ng baboy kasi binigyan ako ng babae. Tsaka pinakuha niya ako. Nakakahiya talaga. And yun talaga yung kailangan yung practicein. So up to now, 2 months na ako dito mahigit. Yun pa rin yung struggle ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung chapstick. Iba kung paano gamitin ng mga tao yung chapstick. So doon ako sanay and doon may pwersa yung kamay ko. Pag ginagaya ko yung sa tutorial, hindi talaga ako hindi ko napupwersahan. Ayan. So, ano pa ba yung struggle ko? Dito sa amo ko, yung struggle ko yung hindi nila ako binibigyan ng instruction. Tapos ngangaragi nila ako pagkatapos. Halimbawa, nung nakaraan, sumakay kami sa sasakyan. So, wala silang sinabi sa akin. Walang sinabi yung amo kong babae ko. Anong gagawin? Wala. So, edi sumakay lang ako. Pagdating doon, nandun na kami sa harap ng school ng bata. Hindi ko alam na school na pala yun ng bata. Kasi sa kabila ako nakatingin. Sabi ko, sabi niya, bumaba na kayo. Sabi niya ganun. So, nashock ako. Anong gagawin ko? Sabi ko, saan ma'am? Doon sa bahay ng Sabi niya, hindi. Sa school, hindi mo alam. Sabi niya ganun. Sabi ko, parang nagulat ako. Kaya yung mukha ko na paganun talaga. Tapos sabi ko sa kanya, wala kang sinabing instruction ma'am. Sabi kong ganun. Tapos sabi ko, yung bag ng bata, wala pa. Sabi kong ganun. Kasi hawak niya. Yun, nakalimutan niya. Chismis lang kasi siya ng chismis doon sa asawa niya. Hindi niya ako binibigyan ng instruction. Hindi niya rin sinabi sa akin kung anong oras yung labas ng bata doon, kung anong oras yung pasok. So, nagmadali na lang ako. Pagdating doon sa taas, late na pala ng 5 minutes yung alaga ko. Sabi ng bata, sabi ng teacher, bilisan mo, kay late na. Sabing ganun. Hindi ako sinabihan. So, parang nangangapa ako. And then pagkatapos noon, pagkatapos ko hinatid, tinanong ko siya kung anong oras ko babalikan yung bata. Kasi minsan, 45 minutes lang yan, ganyan. So, sabi niya, 1 hour daw. So, okay sana yung may instruction ba. Kaya minsan, na ano niya din siguro, na kapag walang instruction, hindi ko nakukuha ng tama yung sinasabi niya. Kasi, wala. Kaya kailangan guys, pagka ganun, tanong kayo talaga. Yung tanong ko sa kanya, sabi kong ganun. Kasi hindi ko alam yung oras ng out eh. Sabi ko, ma'am, nahatid ko na yung bata. Anong oras ko babalikan? So, ganun. Medyo, may konting, para hindi ganun ka sarcastic or ganun. Or ano, kailangan medyo may segue, guys. Ayan. So, isa pa na nakakaano, yung amo kong lalaki, napaka-dugyot, nakakainis. Ayan. So, hindi siya nagsi-CR doon sa CR nila doon sa loob kasi dugyot siya, nakakainis siya. Ayan. So, kinakalat niya yung yung dumi niya. Minsan, hindi ko alam paano siya dumudumi. Umaabot na sa taas. Siguro hindi pa niya pina-flush, tinatakpan niya na yung toilet. Kaya, kumakalat talaga yung jebs minsan. Naiinis ako, kaya buti na lang talaga nagagloves na ako ngayon kasi nadudugyutan ako kasi dugyo talaga. And then kaya siguro hindi siya nagsi-CR doon sa loob sa amo kung babae na CR kasi nga baka makita yung ginagawa niya, mapapagalitan siya. Kaya diyan siya nagsi-CR sa CR ko. And then ganyan yung ginagawa niya. Ayan, yun lang naman yung nakakainis and medyo na-struggle, char. Hindi naman struggle yun, pero naiinis lang talaga ako sa yun. Pero the rest, guys, wala naman. Ayoko lang din kasi yung tinatanong ako, halimbawa, hindi na lang magkusa na bilang ka ng pagkain ba? Tatanungin ka pa talaga ano gusto mo, manok, isda, ganun. So, nahihiya ka. Dapat sa kanila, magkusa na talaga sila. So, kung makapal yung mukha mo, guys, pwede mo nang sabihin na, bilang mo ako ganto. Ako, pinabili ko lang sa kanya manok tsaka gulay. Kasi
tinatanong pa ba yun? Dapat alam mo na kung ano kakainin ng katulong mo kasi wala ka dito isang linggo. Parang ganun ba? Ayun lang naman. Yung tinatanong, ayoko talaga nang tinatanong ako. Pag tinatanong ako, humihindi talaga ako. Buti pa yung iabot mo na lang sa akin kahit ano dyan, kakainin ko yan. Tatanungin mo pa ako. Ayan. So, siguro iba talaga yung ugali or yung culture natin, guys. Kasi sa atin, di ba, pag tinatanong, lalo yung mga Bisaya and then Ilonggo, pagka tinatanong mo ba, kasi yan sila, ayaw nila nang tinatanong. Halimbawa, gusto mo ng apple, ayan, ganyan. Gusto mo ng orange, sa Bisaya, ayaw namin nang tinatanong kami. Kung gusto mong magbigay, wag mo nang tanungin, iabot mo na lang. Tanong ka pa ng tanong eh. Ayan, so, ganun kasi, kaya parang hanggang dito nadadala ko na kapag tinatanong ako, hindi na lang ako, kaysa sa ano, ako na lang bibili, parang ganun na lang, kaysa tanungin ako, pero kung ano guys, kung hindi naman kayo katulog, yun kasi ugali ko, yung nang tinatanong ako ng pagkain, hindi ako, halimbawa, tinatanong ako, anong gusto mong pagkain? May gusto kong ipabili? Dapat magkusa na, di ba? Alam mo na nga na wala na ngang laman yung taas ng ano, stuck ko. So, pero pag minsan naiinis talaga ako, pinapabili ko talaga siya, sinasabi ko talaga kahit kakasahod ko lang, bila mo ako ganito, bila mo ako ganyan. Ayan, so ito guys, ilalagay ko dito yung video ng nagcha-chapstick ako, kaya kailangan, ayan yung struggle ko, kaya kailangan hindi nyo na maging struggle yan. Ayan, so if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!